Lagyan natin 10 liters of water. Oh! Dahan-dahan. Magalat na siya. Okay. Water is in. And let's see. Ayan, ito kokokoy lang to. Yan, nakikita nyo yung mga nakalutang. Ito kokokoy lang siya. So, napansin ko dito sa setup ko, taglid. Medyo taglid kasi yung bahay namin. Yan. So, I just need to add something here para ma-level siya. Ayan, kailangan ko siya ingat dito. And let me get something. So, hindi nyo kailangan gawin to, pero gagawin ko lang just to see kung ano ba yung mga pH reading itong ginagamit kong tubig. Nakikita nyo ba siya? Ayan. So, ayan. Hard water itong sa amin kasi. Hindi to napifilter. Straight from the creek. Tapos pinapadala na sa pipe. So, ayan. 8. So, basic na to yung aming ano. Puno ito ng carbonates. Kaya ganyan. Puro siya carbonates. Ayan. So, tubig ito sa amin. Napaka-basic. Basically, it's basic. Okay. So, try natin yung TDS meter natin. If I can get it working. Nasira na naman siya. Ayan, okay. It is 265 ppm. So, typical. Ayan, tumataas ba? 265 ppm. Okay. So, ito hindi mo ito pwedeng gamitin sa ano. Mayaman sa nutrients. Sa minerals to. Kaya nga sabi ko, carbonates yan. Hard water. So, okay, let's go. Kailangan natin ng snap solution. Okay. So, since this is 10 liters, dadagdagan tayo 25 ml. Ito yung pinaka-paborito ko na pantakal. Sa gamot lang ito, kasi ito meron graduations for 20, 25, 30, 35. Tapos doon sa kabila, meron by ano, 4.5, 12, 24, 31. So, maganda to. Baka, yun nga, yun, pag makakahanap ko yan, gusto nyo makahanap ng magandang pantakal yung sa mga gamot, yun yung mahanapin ninyo. Okay, let's go. Maubusan na ng battery yung ano ko yan. May natutunaw siyang starch dun sa loob. So, kinashake ko lang siya para hindi mag-ipon dun sa ilalim. Okay, ito ngayon ko lang bubuksan. So, nakasil siya parang soft drink. Oh. Okay. 25 ml. Then, halo. Lagi nyo mahaluin. Kanina, 265 at 8 yung ating ano. Tapos, after natin ilagay yung solution, tingnan natin kung ano magiging pH niya. Dapat maging acidic na to eh. Snap B. Ayan. After this mix, meron na tayong 10 liters of working solution. Tapos ilalagay natin yung ating mga seedling plugs. Okay, sana hindi ko natatakpan yung camera. I hope this looks good. Ayan. 10 liters of working solution. Let's check again. Ayan, oh, bumababa na siya. Acidic na kaagad. 6.4 pH from 8 to 6.4. Ayan. Okay, malinaw ha. Talagang bumababa yung pH niya. Oops. Power off na siya. Ayan, sorry, nagluloko na yung aking metro. Ayan. From 265, ngayon ay 200, sorry. Sira na itong aking ano, metro. Try natin kung mapapagalit natin.
Ayan. Tira na talaga itong metro ko. GG. Di ba? Next time na lang. Sira na yung metro ko. Parang nag-overload siya kapag ganito yung situation. Try natin ulit. Maubos na ng battery yung ano ko eh. Yung aking computer. So, next time na lang ito siguro. Around 350. Natakot na nakit pa. Ayan. Around 350 ppm from 265, so 100 ppm yung tinas. So ayan, ready na siya. Lagyan natin yung takip. So again, yung ano, ulitin ko ito, pwede nyo alisin yung tabs na to. Ayaw ko rin ito, inaalis ko rin to. Ito kasi yung naglalock doon sa ano, sa box. So usually inaalis ko yan. Pero just for now, let's keep it. Ayan, just kunin natin yung seedlings natin. Sorry nyo sa pagkaka-frame nung ano, itong camera, kasi ito lang yung way ko para hindi ko masyado matakpan yung ano, yung camera, yung shoot, pero at the same time maging useful pa rin naman yung footage. Okay, so let's try again. Pag nakita nyo ako, pawisan-pawisan ako kasi, ayan, sakto lang yung mga, sakto siya. Pawisan-pawisan na ako kasi ang init. It's already 36. Ayan. Medyo kapos ng konti yung ano. Hindi siya umaabot doon sa mga puwet ng mga baso. Hindi sa lahat. So meron ako nakita na. Ayan yun. Andito. Hindi siya masyadong lapat. So gagawin natin. Dadagdagan natin ng tubig. Ayan, hindi siya naabutan. So, lalagay ko lang ng konting tubig. Hanggang sa mabot siya. So, dadagdag nyo. Plain water lang to. Hindi nyo kailangan magdagdag ng natsol. So, ganun pa rin yung ratio. So, plain water lang siya. Ganyan rin. Hindi pa rin siya basa. So, kulang pa. Okay, need to add more. Ayan, basa na siya. Okay na. Ayan, so ready na yung ating system. It's already up and running. The light is on. Kailangan ko rin buksan itong fan para may circulation dito. So, start ko lang yung ibang snap systems dun sa baba. Tapos, I'll be back.